Hello mga kabebe! Welcome to my YouTube channel! Ako si Ara. Ngayon ay kagagaling ko lang sa baba at kukuha lang natin ito. Ayan. Ito pa. At ito pa. Ngayon ay ala, dahil nandito lang tayo sa loob ng bahay. I-unbox natin kung ano itong mga ito. Ito ay mga pagkain. Isasama natin ito sa pabox papuntang Pilipinas. Ito ay simple-simple lang naman. Pero dahil bigay, i-unbox natin. At bago po ang lahat na yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please like and subscribe. And pakipindot ng button para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video. Thank you! Eto, simulan natin ito. Buksan natin. Ala, medyo buksan natin. Bibuksan ko lang po. Yung mga anak ko lang naman ang nagre-receive nito. Nakasarap pa talaga siya. Isasarap ko nilang uri. Ayan, silipin lang po natin. Ayun. Ayan siya. Ayan. Ito. Iba-iba po siyang flavor. Parang apat siyang flavor. Ayan. Ito. Isang flavor. May green. Biscuit naman siya. Ito. Tsaka. Ito, iba siyang flavor. Wow, pwede matikman ko isa-isa. Joke lang po. Papadala natin sa Pilipinas para matikman naman nila. Ayan. Okay, hindi para parehas dito. Nagulo ko na. Ayan po siya. Thank you. Thank you, Rocky po. Ayan. Okay, ititake na lang natin. Click. Tapos, ito yung number 2 natin. Box. Ayan. Dahil i-unbox natin, Princess RB, shout out. Bubuksan ni Mama ha. Bigay ito ni Ante. Bubuksan lang ni Mama. At ayun, may tatlo na akong stripe bag doon na naghihintay sa pagbaba. Sirain na natin ang box. Ay, sinira talaga siya. Tape ko na lang po. Ayan na siya. And, ayun. Ay, nag-ano-ano na. Nag-antago dito. Nag-sama-sama na sila. Ayan po siya. Ayan. Ito po ang laman niya. Nagbigay na naman sila ng pagpadala sa ating box. Ayan, Princess. Ayan, Larvi, for you. Ipipate na lang ni Mama. Kasaway si Mama, no? Meron na ako doon. Bigay naman ni Popo at ni Seb. Yung paborito ni Kuya. Kaya lang, nandun na sa box.
ilagay ko na lang dito. Ayan, ilagay natin dito yung ilagay na picture ko yata yun. Pero yung pangatlo natin yung box, hinira ko na. Sinita natin yung box. Maingay ako, may natutulog. Oh, so cute! Yeah. Ay, bakit may ribbon-ribbon pa dito? Ano to? Ayan ha? Ayan ha? Thank you! Ayan po. Cute na. Ito yun. O, alam nyo naman, bakit nakitan ko to. Dahil purple na naman siya. O, diba? Thank you, Auntie. Thank you, Jenna. Yung, ito po yung sa alaga kong may yung batang babae. Yung cute-cute. Kaya siya po, lola po niya yung nagbigay. Kaya thank you very much. God bless. Ayan, RB Princess. Mayroon na kayong ayan. Ilalagay natin sa box. Pero talagang, ang cute-cute talaga nito. Ano kaya ito? Na-curious, ano? Ito, oh. Ito talaga. Ano kaya ito? Baka may ribbon-ribbon pa siya. Aabot pa kaya ito? Pag pinakargo ko, baka naman may date na ito. Tingnan natin. Saan ko kaya makikita yung ayun ito? Ay, malabo po yung aking mata. Mamaya ko na lang titingnan, pero bago lang po siya. Kabibigay lang. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan, close na natin. Sana po nagustuhan niyo yung aking video. Simple lang siya, pero from my heart, thank you very much. God bless. Be wise, be strong, and be happy. A few moments later. Hello mga kabebege, ako si Ara. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay nandito lang tayo dahil tapos na yung unboxing natin. Meron lang po akong gustong sabihin, magkumustahin kayo. Ngayon po ay talagang hindi pa kami makauwi. Kaya nga by next month ay papabox po ulit tayo para madala yung mga kailangan ng mga bata, ng anak ko. Kasi March, April, magtatapusan na po ang klase, kaya kailangan po yung mga gamit ni uli nila, yung mga pangangailangan ng mga anak ko ay madala ng Pilipinas, although hindi pa rin pa po tayo makakauwi, kaya po unti-unti ay nag-iipon tayo ng ipapadala sa kanila. Kaya salamat sa mga sponsor, sa mga nagpapadala, para naku, mapupuno na yung box ko. Ay, order lang po tayo. Dito po ako nagbabak sa bahay sa tulong ni Lolo. Siya po ang nagpapacking para walang hangin sa loob. Parang siksik lahat. Sulit yung bayad. kaya pati po yung ginawa ko din na yung sa Chinese New Year, yung kalamansi, yun na ilalagay na po natin yung sa box. Binalot ko na rin siya ng bubbles na para hindi siya mabasag, at balutin natin ng mga damit para hindi siya mag-uga-uga. Ngayon. Ngayon po, kumusta kayo? Ngayon po ay medyo nakakaranas kami ngayon ng tawag dito, pag-aalala, yung iba po nagpapanik, panic buying, I mean to say, nagpapanic buying, bumili ng ano ko kung ano-ano po yung mga binili namin. Yung iba wala ng stock, pero alam nyo, alam po natin na malalig lang tayo, magdasal lang po tayo, tulong-tulong tayo manalangin at malalampasin po din natin ito. Kaya dobling ingat po tayo,
tuwing umaga, paglalabas po tayo, talagang kailangan may baong kang pamprotekta sa sarili mo. Pero mas maganda po talaga ang pinakamatinding protekta sa sarili natin ay dasal. Yun po ang ano natin. At ngayon po kasi dito sa Hong Kong ay medyo dumadami ang nagkakaroon ng COVID, ng positive po. Kaya doble-doble po talaga ingat, doble-doble yung pagdarasal, at sa tulong-tulong po natin na yan ay malalampasan po natin ang lahat ng mga nangyayari dito sa bansa, sa pangalawang tahanan natin. Alam po natin na pagsama-sama tayo manalangin at nagkakaisa ay malalampasan natin lahat ito. Gayun din sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, alam ko na nag-aalala kayo, kami ay okay naman, mapabait ang amo namin, hindi kami pinababayaan, may awa ang Diyos. Although limit talaga ang paglabas namin, hindi kami nakapag-holiday. Okay lang kahit half day daw, pwede naman lumabas dito lang sa mga, pero mas pinipili ko po na dito na lang sa loob ng bahay, sama-sama kami, sama-sama ng mga alaga ko, kasi may dalawa po akong batang alaga, pero malalaki na sila, pero pag-iingat pa rin ang iniisip natin, pangunahing pag-iingat, kasi pag mayroon pong isa sa loob ng bahay na magkasakit o magkaroon ng sakit, ay damay-damay po lahat. Kaya awa ng Diyos ay sa tulong ng ating Panginoon ay lahat tayo ay safe. Doble-dobling pagdarasal, pag-iingat, at mag-uminom po ng vitamins. Ako po ay yan, lalong lumulusog dahil inumpisahan ko na naman ang pag-iinom ng Centrum. Kain ng prutas. Ayan, huwag nang tamad-tamad kumain ng prutas po. Ako po kasi tamad ang kumain ng prutas, lalo na yung orange kasi mayroon po akong acidic. Kapag maasim ay hindi na po ako nakakakain ng medyo mas maasim pa, kaya dahan-dahan lang. After nang kumain ng kanin or ng may laman yung tiyan bago kumain ng mas maasim, kasi sinisikmura po ako. Kaya mas anuhin natin ang ating kalusugan, malayo tayo sa ating pamilya, mahirap po magkasakit, kaya ingat-ingat po tayong lahat. Kaya sa ating mga kababayan dito sa Hong Kong, mag-ingat po tayo lahat, or kahit nasa saan man po tayo mga OFW ay mag-iingat po tayo lahat, at na datang pagdarasa lamang ang ating maitutulong sa ating pong lahat, sa ating mga mahal sa buhay, na abutin sila ng mapagpalang kamay ng Panginoon upang tayong lahat ay ligtas, walang karamdaman, malulusog ang pangatawan, malayo sa kaanumang kapahamakan, at biyaya nagmumula sa Panginoon, tulong na nagmumula sa Kanya, na huwag tayong pababayaan sa araw-araw. Lahat ng ating mga pangangailangan ay mapuspos tayo ng biyaya, at malampasan natin ang hamon ng buhay. Basta sama-sama ay kayang-kaya po natin ito. Laging may ngiti sa labi. Be wise, be strong, and always be happy. Dati sabi natin, always think positive. Kaya ngayon, pag nakarinig ka ng positive, pero sa totoo lang po ay maging wise tayo, common sense, yan ang huwag natin kalilimutan, maging matatag sa pang-araw-araw nating buhay, at malalampasan natin sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng mga nakapalibot sa atin, sa tulong ng ating mga mahal sa buhay, ay kayang-kaya natin to. Sabi nga ni Migs, happy-happy lang, araw-araw ay happy-happy lang, huwag tayo masyadong pa-stress sa mga nangyayari, at alam natin lahat ito ay kayang-kaya natin. Tayo pa ba mga Pilipino? Kayang-kaya. Bye-bye! Sikapan mo ito, huwag na huwag magpapapigil sa pasakit ng mundo. Kaya dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy lang, happy happy lang, happy lang. Dapat happy.